Hello everyone and long time no see. Ayan. So for today's video, hindi lang magpapatumpik, gagawa tayo ng isang art which we called Modulo Art. Bale guys, ginawa ko na to nung elementary, then high school. And it's very fun to create pero ano din, mahirap din. Oo, kasi kailangan mo ng details and of course patience, tapos yung ano mo, yung creativity mo sa paggawa nito. So no further ado, let's go to our materials. So our first item is white cartolina. Yes guys, color white lang, pero pwede kayong gumamit ng cotton band, illustration board, or mga Oslo paper, construction paper. Basta medyo hard siya guys, para maganda naman yung outcome ng art nyo. Of course, coloring materials. Yes, I am using oil pastel, pero you can use Crayola or crayons, color pencil. Pero paggamit ng oil pastel guys ha, very careful kayo kasi messy ang oil pastel. Pero maganda yung kinalabasan kasi when it comes to blending, ang ganda ng oil pastel. And of course, we have here ruler, ayan, para sukat na sukat yung mga boxes natin, yung Latin square natin. And ito, ballpen, optional lang yung ballpen or yung, alam nyo yung pentel pen na manipis lang yung point, parang ballpen din. Optional lang yung guys kung gusto nyo i-outline yung artwork nyo. Then of course, ayan, pencil and eraser. This is very important kasi hindi tayo perfect. So, pag may mga maling design or guhit, syempre, erase na. So, no further ado, let's go to our first step. Of course, yung pag-create ng mga Latin square sa ating white cartolina. So, dito sa paggawa ko ng mga Latin square ko, I'm using pencil muna, then i-outline ko siya ng ballpen. Ginamit ko is yung Faber-Castell 0.7 and maganda naman yung kinalabasan. So kung gusto niyo maganda yung mga outlines, so you can use a thicker point na mga ballpen. Pero I don't recommend gel pen. Numbering is very tricky pero pag napag-aralan niyo na yung paggawa nito, this is very simple na lang. So I'm using 0, 1, 2, 3 kasi Modulo Art 4 tayo. And I'm putting both numbers dun sa top and side niya. And I'm using rotational pattern sa paggawa ng modulo art. So, ayan, 0 plus 0, 0, 1, 2, 3, and respective. Then, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, and 1 plus 3 is 4. So, 4 minus 4, 0. So, ilalagay mo 0. Now, pag kunyari lumagpas na siya, for example, 2 plus 3, 5, ang gagawin mo, minus 4, kasi modulo art 4 tayo, then 1 ang ilalagay mo dun sa square. So, sana hindi kayo malito and you can comment down below sa comment section if you have questions, okay? Now, this is one of the exciting part pero nakakalito din. So, beam reminder guys, yung mga numbers ng pattern mo, yun ang ilalagay mo dun sa mga Latin square mo, okay? So, ayan. Una, nagamit ako ng pencil, then in-outline ko siya ng mga ballpen. So, ayan. Para mas maganda yung outline, and of course, pag kinulayan mo, may konting black pa rin kang makikita. Kasi pag pure color yung ilagay mo, or pencil lang, medyo hindi mo na makikita yung mga outlines. Mindful tayo sa pattern kasi susundin natin yung 0, 1, 2, 3 na pattern na nilagay mo. So, ito yung magiging kalabasan niya dapat. Ayan. So, ganyan siya. This is rotational, guys. Hindi mo lang halata pero pag kinulayan mo, may mahalata ka. Okay? May mahalata kang difference. Ayan. So, I'm using oil pastel and very ingat ako dito kasi, you know, very messy ang oil pastel. Dumikit lang sa kahit saang parte ng kamay nyo. Pagtapos, pinatong nyo sa dyan sa papers nyo, yun, magkakaroon ng mga messy-messy dyan. So, I'm also using
cotton buds, parang may gush-gush effect. Ganon. Yung parang may blend-blend, parang ganon. Hindi ko ma-explain, pero I think that is gushing? Gushing. Google ko mamaya. So, ayan. Very common yun na technique sa mga ano nag-sumasari sa poster making. Diba? Tapos sa mga school projects. Ayan. At so, nakakatipid din siya, guys, ha, ng oil pastel. Kasi, hindi mo na kailangan i-shade lahat ng area. Diba? Magagastos ka lang ng pang earbuds. Matagal talaga, guys, ang pagkocoloring kung gusto mo maganda yung outcome. Kaya, kita nyo naman, di ba? Ako talaga, tutok na tutok ako sa pagcolor kasi as much as possible, gusto ko malinis siya tignan pag natapos. So, siguro kumabot ako dyan ng mga 3 hours. Oh, 3 hours, pero hindi naman sunod-sunod. Nagpahinga naman ako kasi medyo tiring yung paggawa ng modulo art, guys. Kaya believe ako, yung mga nagko-contest, tapos pressured pa ng time. 3 to 4 hours ata yung time lang, tapos gutom ka pa kasi. Kasi diba yung contest nyo, nag-umpisa na alas 8 ng umaga, tapos mag-alas 12 na, gutom ka ba? Tapos gumagawa ka ng modulo art, nagko-coloring ka pa. Kaya yun mga experience ko yun ng high school. And it's very fun to remember kasi like, charge experience din, guys. Nakasali naman tayo sa mga pa-contest sa mga division. Division ka ba? Division, tapos mga school, gano'n, school-based na mga poster making. Pero hindi ako nag-modular kayo. Poster making lang yung naalala. So, yan, guys. Malapit na tayo sa katotohanan. Joke lang. Matagal pa. So, ayan, ginabi na nga ako, sinasabi ko sa inyo, ginabi na ako kaka-cotton batch ng oil pastel. Pero, worth it talaga siya, guys, kasi yung paggawa ko nitong modulo art, naalis naman yung, parang stress reliever siya, ganun. Kasi, yung, for me lang ha, kasi ako mahilig talaga ako sa art. Ewan ko na lang sa mga hindi mag-art, siguro stressful to sa kanila, pero sa akin kasi, it's relieving and lalo na yung natapos ko nito. Kaya, manood lang kayo. Huwag nyo i-skip utang na loob. Tapos, syempre naman, mag-subscribe naman kayo para happy-happy tayo. Ayan. So, ayan na. Malapit na tayo matapos. Tapos, alas 10 na ata. 10 PM na ata. Yan, guys. And again, hindi naman sunod-sunod yung paggawa ko yun. Kasi, minsan, pahinga-pahinga muna. Tamad-tamad ng konti. Pero, tinapos ko yun sa isang araw lang. Kasi, Ayoko na ng yung i-leave behind ko siya tapos magulo pa, diba? Baka ano yung para magpamangkin ko, hindi nasira na. So, yan, konting tiis na lang, guys, konting cotton buds na. And again, guys, this is very effective yung paggamit ng cotton buds sa oil pastel. Kaya, enjoy talaga akong gumawa nito, guys. Although, pagod lang talaga. And bawal maghugas ng kamay, guys, kasi pasmado tayo, be. Oh, pasmado. Ayan. And tada! We are done! Yes! Binidyo ko siya, guys, portrait. So, ayan. Ni-rotate ko na lang kaya sorry na. And again, thank you for watching and I hope you like it and gawin nyo na, guys. Subscribe din kayo, ha? Mwah!